points away. Yun, game 3 na nga tayo mga idol for DPC China Regional Finals. Pero yun, nawala na yung ano, yung nagfe-feedback. And once again, this is Aster versus Ihong for a best of 3 series at na-force out na nga ng Team Aster ang game number 3. Mm-hmm. Yan. And for this series, guys, naglaga na to, ha. Take note. This is lower bracket. And kung sinong, teka lang, titinin natin, silipin natin, DPC Finals. Kasi, bukas ang last day na itong regional finals hanggang Feb 20 lang. Tatlong araw lang talaga. And for tomorrow, meron tayo, tama ba? Or later na dito. Later na dito, no? TSGLGD and RNG. Bukas pa yan. Kasi mamaya, yung dun tayo sa upper bracket, kung sinong mananalo doon, siya na yung mag-waiting sa finals. And then, yun. Ang makakalaban, kung sinong mananalo dito, ay mag-iintay sa matatalo doon sa next match. That will be on tomorrow then. So, dito muna tayo sa ano, sa first series, Aster versus Ihome. And nabanggit nga ni Casey, next series will be RNG versus PSG LGD. No? Mga dating, yung players ng RNG, mga dating PSG LGD yun eh. Oh, tama. And again, for RNG, tignan natin kung anong magiging resulta nun. Kaya nga ba? Or papatunayan pa rin? Kasi Ihome, naka-isa sa LGD last time. Diba? Speaking of Ihome dito ngayon. So, competitive talaga lahat ng teams dito sa CN. Kita natin, puro wala pang game na 2-0 dito sa, ano, dito sa... Puro 2-1, no? Puro 2-1. Oh, at saka puro matatagal talaga yung games natin. So, is back na nga ba ang China Dotes? Yun ang tanong. Ang tagal, oh. 40 minutes din yung ano yung Aster and Ihome. Pero yun na nga. Since syempre, quick recap lang tayo. Let's head on sa draft natin. Kung ka kinuha ng Ihome pa rin dito. And then, Ancient Apparition and then the Earth Spirit and for Aster naman the IO and then Pangolier. Suking-suki yung Pangolier dito, no? Sa no sa series na to. Pero since syempre may IO, one way to counter that is Apparition. Yan, kailangan nila yan kung gusto nilang mabaliwala itong IO. First na for PA pa rin for the side of Aster. Gumana kanina. Why not ulitin nila? Oo. Oo. Tsaka maganda kasi kay Pangolier, 'di ba? Isa sa mga babayaran mo sa kanya yung lucky shot plus yung ano, yung Rolling Thunder. Walang threat na makakapag-cancel niyan kung walang Bane, kung walang Bloodseeker. Why not pick out itong si ano, si Pangolier. And looking at the bans of Team Aster, yun talaga yung pinrioritize nila eh. Walang Bane, walang Bloodseeker. Free game to for ano, for this Pangolier. Yep. Mm-hmm. And for Ihome naman, they are looking for their fourth pick, ano sa tingin mo Mama Aki? Kung ka ikikerry pa kaya to ng ano ng Ihome, parang ayaw ko na makita yung carry na lang. Hindi bagay kay Shiro yung mga ganun. 7E kasi mas ganun yung playstyle niya, mas mid hero talaga siya, yung talagang malikot sa mapa, 'di ba? Kita naman natin 7E nag Ember Spirit siya yesterday. Mga Spirit Brothers is I think ideal talaga para sa kanya. Then Shiro sa kanya yung mga ano, mga farmer talaga. Kasi gumagana naman eh. I think they can just stick on the normal draft. Kasi yung kung ka-carry kanina wala, hindi din ganun nag-pay off. Wala, fan of knives please. Na agad yung shard lang ni PA. Wala na. Na totoo. Parang pag walang BKB si Kungka, takbo lang talaga yung pwede niya gawin. Pero mukhang hindi na nga i-carry. Never again, sabi ng Ihome dito. Yeah. And they chose the Reeking. Ayan. And for this one, actually pwede pa nga mag-offlane na Kungka to eh. Sayang last pick eh. Or pwede silang kumuha dito ng talagang makakapigil sa PA. But anyway, ano pa rin, Darkseer ban for Aster. Naging hassle talaga din yun sa... Sila yung gumamit kanina pero alam nila yung kakayahan ng ano ng isang Darkseer. So might as well pwedeng tanggalin sa kanila yan. Oo. Mhm. Oo, Tito Kuy. And na-ice ko lang po yung aking camera at ang dilim. Yan. Yeah. Anyway, for
ban naman ng E-Home dito, no? Hindi ban. Ah, mid. Mid na lang yung kulang dito ng Aster. So, yung mga malalakas na laner, iban mo na, 'di ba? Pak, mga ganun. Pak or wala nang Storm, wala na rin Ember. Dami. Actually, lahat Invo? Ng halos lahat ng Invo pwede. Actually, pwede. Iban. Dito na nga, no? Ang dilim pa din. Yan, pwede pa rin iban okay. Dito ng iho. Or, ano ba mga magagandang ano dito? Parang feel ka, hindi na mag-viper ito eh. Lesh. Yan, Vanilla Lesh. Sakit ng Lesh Rock dito sa side ng iho. And offlane nila yung Kunkka. Ah, hindi. Lina, binan nila. Teka lang, feeling direct ko lalabas na ang ako, Lesh dito ah. Okay na ata, Mama Aki. Ayan. Pero, again, Lina ban for E-Home. Ayan. So, malalakas na laner. Kyop, Lina. Yung mga tinanggal nila dito. But for Aster, ano yung pwede nilang i-pair up dito for IO? I think Lesh is a very good hero against the E-Home. Kaso yun nga, may Ancient Apparition pala. Baka hindi nila masyadong asahan etong si IO later. Maganda, feeling ko maganda mag-invo eh. Kasi for the early stages of the game, pag wala, under 20 minutes, yung EMP, yung drain ng mana, laking bagay na, lalo na pag maagang sumama yung ranking, pag wala siyang mana, di ba, hindi kagana yung kanyang reincarnation. Pero Magnus, ang ipipick nila dito, sa Magnus mid. Magnus mid ata, ito Mama Aki. Or, nakakita tayo kanina ng Pangolier na, ano, yan, Pangolier na mid. Mid? Parang tsaka kasi nung Pangolier na mid. Though, okay lang naman since solo lane, maaga siya makakapag-level 6. But may mas better kasi na mid laners for ano eh, besides Pangolier. So, I think pwedeng itong ang Magnus ang imimid. Yun nga lang kung ang katapat niya dito, kung kamahihirapan siya since pareha silang melee. Kailangan niya dumikit sa creeps, yung Tidebringer for sure na tatama dito kay Magnus. Mhm. Yan. But baka lang snapfire na mid pa to, no? Kaso ang weird naman na ng itsura ng supports nila pagka IO tsaka Magnus eh. Adjustable pa rin talaga, pero medyo mababa lang yung chance na gano. Magiging magulo yung draft ng Aster if ever that happens. Pero pwedeng offlane na ano? Pwede offlane na Magnus, mid na snapfire, post fire na Pangolier. Pwede yun. Pwede yun. Plus 5 na IO. Pero Batrider. Mukhang talaga aggressive yung hero dito ng E-Home, ha? Ayaw nilang papuntayin pa ito ng late game. Ganun yung nafe-feel ko sa lineup dito ng E-Home. Batrider. Okay. Medyo magiging kawawa nga lang si Monet dito. Kasi wala silang pang, ano eh, pang debuff. Kahit papano. So, pagdating ng team fight, mahihirapan sila eh. But since mid lane naman pala, I thought it was offlane na Batrider. Okay lang. Ang maging offlane dito would be the Kunkka. Ano ang tingin mo? Kunkka offlane. Tatapatan ng PA. Actually, okay lang. Levels for Kunkka, ang levels lang naman yung kailangan niya dito. And, yun nga lang, kailangan niya mag-ingat kasi sino bang kasama niya? Earth Spirit, hindi siya masyadong makakatulong. Eh, lalong-lalo na may Snapfire PA ulit to. Napakasakit ulit niyan. And si Bobo kayong magiging post 4 na IO. So, it's gonna be Pangolier and IO. Napakasakit sa lane. So, kailangan pa rin mag-ingat ni Shiro. Pero, depende naman. May Batrider last pick naman sila dito eh. So, siya yung magdidikta ng pacing ng laro ng E-Home kung bibilis pa o babagal. Pero overall, back to best of one tayo. Para sa akin, in terms of team play, sa ano kasi ako eh, sa Team Aster ako eh, kung yung experience, mas nakakalamang sila against E-Home. Pero dito natin malalaman kasi baka naman kayang makabulag ng E-Home. Biro mo, sila pa yung maglalaglag sa Team Aster for this regional finals. We will see more of it guys as the game unfolds for this game number 3. Last game na to mga sir and yan. Habol na kayo sa inyong mga bets and don't forget to use our promo code PNX, Lupon WXC sa PNXBet.com.
Yan, pero the game is starting. Ori, Magnus Mead. Madalang na ako makakita ng Magnus Mead, ah. And usually, offlane na siya. Pang-suporta talaga sa mga PA. Kung double core yung gagawin nila dito, depende na lang kung paano talaga nito mai-stretch yung game natin. Kasi kung okay? isipin mo, no. aggressive talaga ng hero dito ng Eom. Kung ka level 6 pa din na sumama with Batrider. Si Apan, di naman niya kailangan sumama. Level lang din kailangan niya. And, pag may 6 siya, kahit nasaan siya eh. Kahit nasaan siya, basta mabigyan niya ng maayos yung kanyang Ice Blast. Goods na goods. At bakit makakit may tip na tipan na nangyayari? May mga tipan na nangyayari, no? Yep. Mm-hmm. Ano ang ganda? Earth Spirit? Madalang na rin ang makakita na Earth Spirit. Clear, usually, pang babysit na talaga na mga hero na nakikita. Kahapon kasi nag-main Earth Spirit game kaming na-witness ni KJ. And hindi talaga naging ganun ka-impactful pagdating sa, ano, sa team fight ng Earth Spirit. Kumbaga, para siyang, ano eh, para siyang tumatalon sa kamatayan every time. Ang ibabayaran mo lang kay Earth Spirit dito is the silence, and then malakas siya mag-lane, yes. But then again, pagdating sa team fight, wala eh. Depende na lang kung sino yung Earth Spirit na gumagamit, kung talaga bang sikat sa Earth Spirit. Pero kasi most of the Earth Spirit na napapanood ko, nagfe-fail sila eh. Yep. Yun nga. De, kasi siguro, ano na rin, dala na rin ng meta ngayon. Diba? Hindi na siya ganun kapasok. Kasi iba na nga yung priority. Dati, ang priority talaga would be yung sobrang gala ng mga supports. Diba? Oo, ngayon, hindi. Lane, eh. Kailangan nilang matibayin yung mga laning nila dito. Yes, maganda rin yung pang, ano, eh, pang tri-lane. Eh. Pero hindi ganun yung ginawa nila dito. No? So, classic na 2-1-2. Lanes, bottom lane naman dito. Pareha silang melee. Kaya naman nilang maharas yan. And Planet dito, giving out the right clicks. Pero the advantage pa rin ng Team Aster dito. Each hero. Hindi lang din ganong tumama. Pero grabe naman yung Lil Shredder dito. It's money. Grabe, all three games, Team Aster ang nakakuha ng First Blood, mga first sir. Blood. Congrats sa mga nagbet ng First Blood dyan, ha. And habol na kayo sa PNXBet.com and don't forget to use our promo code to point WXE upon registration. And bet responsibly. Yun nga ang lagi natin pinapaalala. And si Moni na naman yung nakakuha ng, ano, First Blood. So, magandang simula para sa kanya. Nakita naman natin kanina din. Siya din yung naka-first that end. Look what happened sa farm ni PA. Pampaboost na rin in a way. Mm-hmm. Laki makakalamang kasi makakakuha agad siya ng either boots or magic wand, feather. Mm-hmm. Malaking bagay sa lane. Yes. But silip naman tayo mid lane. Ori on the Magnus mid. Yan, do hindi naman sila gaanong nagkakalayo ng last hits ni ano eh, ni Batrider. Pero bottom lane mo ka, mayroon namang bakbakan mangyayari. Snapfire, mamamatay pero si Zeal. Okay, nagtutugo din. But Money will just choose to disengage on this one dahil alam naman natin, maraming pa rin pang control itong dalawang Brusco na to sa bottom lane. Yep. Mm-hmm. Yun nga, speaking of Brusco, ang hirap din damage dyan yan. Lalo na pag tumaas yung level. Kasi yung level 1 lang, understandable. Pero, uy! Sakit ng Lil Shredder talaga. Minus armor. Pero second time, tatama na naman yung rolling boulder ni Planet dito. It's a snapfire. Okay, Zeal. Gusto niyang kumalabit ng right click, pero medyo malalim na to if ever i-greedy pa nila. Nakakatakot ang tiyahan din both ano dito meron silang papabait ata si Zeal if ever or baga na lumitch na lang ata siya ng XP din eh leeching XP na lang yan dinay nila kasi hindi sila maka lane no actually pwede gawin dito ng Planet pull niya na lang yung creep since Earth Spirit naman siya eh. Pwede nga guluhin niya yung creep wave dito kasi kung papansin mo na ano pa rin eh, nababalance pa rin ni Monet yung creeps. So, nahihirapan sila dito.
Yes. And 7E naman on the level 5, di ba? Ito yung ano, lamang talaga ng Batrider, may pang spam siya, pero bottom lane, it's the force ang mamamatay and off lane for a carry trade. Grabe naman balugbogan dito sa ano ah, sa bottom lane, ayaw na bisitahin ni Direk yung top. Wala, mahirap. Top lane, wala rin nagkakapatay. Wala rin masyadong ganap. Parang ikaw, kung APA plus Raid King ka, tapos may IO sa kabila, parang tatama rin kang mag-try pumatay kasi may swashbuckle out din to. Diba? Makunat din si XSS, parang hindi sila makakapatay dito ang top lane. So, hindi ata tinitignan ito ng bottom lagi. Ito ang bakbakan, literal! Bakbakan talaga. Healing spree na si Monet. The PA 3-0. Oh, 3-0, hindi pala siya namatay doon. Sino namatay kanina? Sorry, medyo naduling lang si Aki Marut, guys. Namatay si Kuka. Saan sa bottom? Oo. Hindi yata. Okay. Puro si Earth Spirit yung nangyayari. Oo. My bad, guys. Hindi pala namatay si, ano, si Monet sa bottom lane. But nonetheless, still good for Team Aster na nakakapag-farm ng maayos as well as nakakuha pa ng kills yung PA sa bottom lane. Truly, but again, this is PA doing a lot of impact sa early na PA okay lang din makakuha ng kills sa early as long as nakakakuha ng farm. What more, yung may farm ka na, may kills ka pa, ganang fury yan, ganun yung magiging scenario. Sabagay, hindi pala siya mag-fury dito, maaga yung deso niya. Pag maagang nakapag-deso yan, pwedeng ano, kumbaga mask lang yung pang life steals, pwedeng mag-grow siya ng maaga. Nasa update lang po na, no? Morbid mask lang. Oo. Okay. Naisip ko dito kung kaya ni Bat, hindi ata kaya ni Batrider, pero uy, ang sakit niyan, pare, kita mo naman, no? Oh. Corrosion plus Lightstone plus Shredder. Oh, tanggal talaga ang mga armor. Pero ZZQ with the reaction dito sa may bottom lane 3. Commitment for Iho. Nandito na kasi si 7E to help out. Pero good thing kanina nakapag-out yung PA dito. It's the Snapfire na magiging casualty na lang. Diba? Kala ko. Mag-posit pa rin. After that, nakuha ng kill dito. At least may nakuha out of it si 7E. Boboka will be here to sustain out si Monet if ever na i-dive sila ng side ng E-Home dito. Pero kailangan nila mag-ingat kasi may RP. Oo, may RP yung Magnus. Pwede siya mag-TP dito sa may bottom lane. Pero Boboka, naku po, the IO will go down. And Ori naman with his rotation, mamamatay yung ES dito. Pero kulang ba sa mana? Ina-pumpick lang yung Tepol. Ayun na nga, saan ka pupunta, Idol? You're not going anywhere, 7E, the Batrider. Naging maasim dito yung Iho. It's the wrong decision na i-dive out nila yung PA dito sa bottom lane. Wala, nabaligtad pa. Too much na rin kasi yung nangyari for Iho. Baga too much commitment na rin yung tinry nila. And PA still alive at the end of that team fight, so... Yun yung pinakaya address mo lang dito, Mama Aki. Game 2, ganun din. At as long as hindi siya namamatay. Diba? As long as hindi siya namamatay dito, kahit napakaraming gera dyan sa baba, okay lang. Eh, pero ang kalamangan naman dito ng E-Home is si Shiro, nakakapag-farm siya ng Matiwas. Peaceful, peaceful farm from Shiro. Ganyan lang. Pero kita mo naman yung net worth dito ni PA, diba? With a lot of kills plus farm. Eh, umaabante. Kahit nagugulo yung lane niya, okay lang. Hindi naman niya kailangan mag-ano agad eh. Mag-nutes eh. Kaya pa niyang sure, yung nag ano siya. Nag-ring of health siya. Dito. So, ano balak dito ni Nami? Buka ba siya dito ng Fury din? Pa din? Baka magka-Fury. Kung kasi, sabayan, delay? Not all the time kasi, ano eh, kaya mong sabayan yung ano yung makupo or kaya yung hindi ko lang ba? Oh, sabat dun ah.
Oh, wait, with the bottom lane, walang tigil talaga, walang pahinga ang heroes ng Team Aster. The ghost ship will be there. Nakambal yung damage na dito to take down Moni na merong stake kahit paano. And they will indeed take down this Phantom Assassin. Good rotation then from the supports. But on the other side, namatayan din ang isa, yung Ehome. To. Pero ano pa rin yun, worth it pa rin yun para sa side ng ng Ehome. But Rider can afford to die. Meanwhile, CPA hindi. Kailangan na kumuha ng mga maaagang item. Snap bar, one more right click. And si Jill na nga is here. Ginumit na nga nila dito itong Revol again. Oh, Ori, pero merong tatlong heroes din dito from Ehome. They want to help out Jill. And babalik. Coming back from the dead. Baliktad pa nga ang mangyayari. Ori, napapaligin na ng apat na hero dito. Shiro might get, you did get the kill plus possible tier 1 tower pa on the bottom lane. And 7E dito, ito na naman, nagmamasim na naman si 7E. Naku po, nag-flaming lasso but hindi niya makukuha yung kill. Ano yun? No. Wala. May hirap pa din talaga to. Si Monet pa rin yung nakakakuha ng mga kills. Naman yung pinakamahalaga dito, yung PA na hero lang eh. Diba? Pero hindi pa naman siguro to yung pagiging, kasi kung ko-compare mo dito yung ano, yung lineup, wait, yung lock. Kabila ang gera, grabe naman, non-stop fight, mga kaibigan. Sakit ang Mistrader, no? Oo, tanggal talaga yung kunat niya, ano eh. Tanggal ang armor ni Kuka dyan eh. I mean, mababawasan. And then, meron pang swashbuckle. Level 3 pala eh. Hindi siya kumuha nung ano. Hindi siya kumuha nung first kill. Nag-lil shredder type siya para masakit talaga, and then may blightstone siya. Compliment sobrang sa PA na may corrosion. Kay at saka kay Pango na may corrosion. So think, ano, kita lang, naman idea. Din 'yung nangyari sa top eh. Ay sa min sa bottom eh, na nahirapan din naman 'yung Kunkka. Yep. Better idea. But again, 8 and 7, dikit-dikit 'yung laban natin dito. Zay is trying to stock a lot of ancient. Dahil kaya naman niyang i-farmin yan mamaya. Kaso magda-dagger agad siya. Hindi siya mag-travel. Usually nakikita ko travel bago dagger. Pero tignan natin kung paano mapapag... Ay, hindi. Travel na pala. Ayan. On the way lang. Kala ko unahin niya yung travel eh. Ay, yung dagger. Oo, yung dagger kaysa travel. Okay na din doon. Nagagawa sila ng counterplay. Dahil ilang clash na din yung tinatry nila eh, magkakahiwalay na team fight na hindi nila napapanalo. Yes. Okay. Ah, mag-fury pa rin talaga si Monet. Oo. Hindi siya aasa kay Magnus. Sa Magnus. Okay. Pero pa-consuelo na lang to eh. Consolation prize for Ehome. They will get this IO, but on the other side of the map, ito si ano ah, si Shiro nagpa-farm pero may palugbuga na nga dito po. Siya tapos the 41st cases na cancel nga lang dito sa medical 70. Iniihaw na nga yung snapper dito pero kapalit naman yung buhay ng kanilang offlaner. If may dagger dito po na yung CCU is the ancient operation na sobrang lambot lang din. 2-4-2 trade. Wala, kahit na dito yung Ehome na papatayin din sila eh. Kayang-kayang patayin dito si yung Ehome. Pango kasi talaga, sobrang hassle eh. Kita mo? Nakokontrol sila, hindi masyadong makapwesto si Batrider, si Kunkka as well, hindi rin masyadong makapwesto. And yung mga cores nila dito, dalawang mini naman to against that Pangolier. So, makokontrol at makokontrol talaga sila sa teamfight. Whatever happens. Natalas may DKP na sila. Shiro, level 9. O, magkalapit lang din naman sila ng network niya na eh. Ni PA, pero may ni-repol nga dito. And it's the Bad Rider. Anong score na ito? 2-4 na siya. Apat na beses ang nabibigyan yung Bad Rider. And this is not looking good ah. Kasi most likely, Bad Rider yung umiikot sa mapa. Every time na may lasso yan, may smoke, may plus 1. Tapos meron pa siyang ano eh, meron pa siyang
travel. So, makakapag-clear out siya ng waste, makakuha siya ng more farm dito. Pero may nasuwag na nga itong si Shiro, mga kaibigan. Pero reincarnation is available. Pumulungan nga at ang tama itong si Flare sa may gilid. And yung shark, yung baby shark, connecting with the two heroes ng Deep Aster. May naguluhan pa kasi likod. It's the Eye of Sustaining Down. Itong si Snapfire and Monet will join the party, mga kaibigan. They might go for the chase. Monet pa tayo yung delikado. Yung Pangolier dito. And reincarnation will be popped up. Round 2 na nga, mga sir. Susuwagin na nga ni Ori dito. May nasa brutal sa may gilid. Okay. Shiro, mapapa-TP out na lang. Pero yung Pangolier, it's XXS ang mamamatay dito. And Snapfire. Kaya ba? Laban ba? Laban ba? Oo. Oh, pinupo na lang siya ng Vanguard. Vanguard din ito si Kunkka. Pero mamaki ah, sobrang weird nangyayari dito para sa side ng Aster. Ayan. Na nahihirapan silang kumuha pa rin ng kill. Siguro hindi pa enough yung damage. Hindi pa enough yung damage dito. And masyadong na rin makunat si Kunkka and si Raid King if ever gusto nilang yun yung patayin. But they need to be careful. Pati. May dagger na si... Pa-dagger na rin si Batrider. Naku po, may laso. At hindi, walang laso. Wala, walang safe laso. Pero, Ori, hindi nga lang din ganong magko-commit on that one since Ice Blast is there. Natamaan ba siya? Hindi na lang din siya tinamaan dito. And going for... Ano ang item nito ni, ano? Ni Magnus? Echo Saber ba to? I think Echo Saber siya. Maganda if dalawa talaga silang court. Papalo dito mamaya. Kasi isipin mo dito sinong papalo. Si Raid King lang later. Hindi naman bumuo si Kunkka ng mga item na pang daragan eh. Okay, but there will be another smoke for Team Aster. Si may RP na kasi ulit. Parang ang bilis mag-cooldown ng RP, no? And looks like talagang sinusulit ng Team Aster dito yung timing na every time may RP, magsusmoke sila. And they will try to get more kills as much as possible. Okay, Shiro. In-RP na nga dito ng idol. Pero it's wala pang manood dito. Naku po, hindi pala siya naglagay. I thought may reincarnation. Wala, wala pa. Level 70 seconds pa yung kanyang ano, reincarnation. Napakatagal pa rin nun, kaya napakatapang din ng Aster dito eh. And ngayon yung chance ng... Sa bagay, no pressure din talaga to sa Aster, Mama Aki. This is BA and Magnus. Kahit umabot to ng 60 minutes, parang chill pa din para sa kanila eh. Dahil kaya nilang lumamak. Ice Blast po, connect ka nga. Ori po nga, matutunaw lang din dito. Pero may masusuwag pa nga siya sa bagay ni 7E. But the free batting is there. Pero habulin siya dito ng Pangolier XXS. But kaya ba nilang habulin? Itong si Bad Rider, the Mortimer's kiss is good connect onto Bad Rider. Mamamatay nga rin si 7E sa hinabahaba ng gulong. Makakasalubong lang din pala. And the Gushi will be there. Wala rin tatamaan. But bobo ka magpili casualty for Team Aster. And then with that, Magnus, but overall, at least nagkakasabayan yung mga teams natin. Yung both teams at dito least, in terms of teamfight. Mm-hmm. At least, kahit pa paano, for e-home, ito na yung... Kasi kung mapapansin mo din dito, nasa e-home pa rin yung pressure ng early game eh. Kasi supposed to be sila yung makakalamang. So, ito dapat yung scenario na nangyayari sa kanila. Kanina din. Pero non-stop action, mga sir. XXS trying to survive. Makapag-crush buckle out naman siya. Pero yung Ice Blast dito, kumunect na nga kay PA and Monet will finally move that on this one. And Boboka will join the clash dito. Zeal, mamamatay na naman, mga kaibigan. And Shiro, meron siyang reincarnation up. But this IO, wala na. Barely surviving on this one. But na po mamamatay yung Ancient Operation na triple kill for 7E. Tamang sunog lang, tamang ihaw lang din sa gilid. Pero, eh, kanina pa nila pinapalaman. Oo. Oh. Sa wakas ng panahon eh, na, ano, nayari na etong si Bat Rider. Pero, good team fight pa rin yun para sa side ng e-home. Dahil napipigilan nilang mag-snowball itong farm ng PA. Kung mapapansin mo din, for Raid King, nakakasabay na siya sa farm. At si Ori, Kasi si Ori?
Ay! Okay. Nasustain. Ay, oo. Oh. Nasundo. Gandang reloin. Oo, oh, may sundo. Nahihila out naman niya dito si Orito. Back to the ball game. Yung Magnus dito. And Echo Saber na din. And RP na din. Actually, pwede na sila dito lumaban or they just have to wait for PKB pa siya. PA. Pwede siguro para may additional damage din. Pwede. At saka parang hindi na rin mag-isip si PA dito later on. Kung ano, kung mayayari siya na Ice Blast. Kasi napakadelikado na Ice Blast dito eh. Ice Blast yung papatay sa kanila. Yes. Ito mama. 16-17 ang ating score on the board mga kaibigan. 1K gold lead for Team Aster. And looking good naman din kahit pa paano no, na na-maximize sila yung mga ultimates na meron sila. And lalo na yung ano, Rolling Thunder at saka yung RP. Laging bayad na bayad at gamit na gamit. Lasso is also up. May gugulungan Rolling Thunder. Oh, Naya. Wala na. Uy! Wala na eh. Pero mga contento, it's just delaying the inevitable death mga kaibigan. Pero yung Rolling Thunder na naman. Kasi the Mortimer Skin is combination ng Team Aster. Do wala masyadong tataman. It's the raking dito. Receiving that Mortimer Skin is damage lucky enough. Kasi niya binutan. Sinapuan na nga dito ito si Pangoli. There's the cookie. Pero not, it will not be enough to survive. Ay. Hero ng ano? Iho. Naganto yung point where 20 minutes mo sasama-sama talaga yung e-home and walang magagawa. RP dito si Ori, pinilita na mag-RP pero wala mong nangyayari first eh. Feeling ko kasi pag meron kang ganitong malaking ultimate, you have to save the best for last eh. So still, makunat pa rin naman si Ori with the help of IO to survive. Rolling Boulder will finish him off. Magnus! Anong nangyayari sa Team Aster. Ang ganda na ng early game nila eh. Pero nababawi ng EOM, no? Wala, marami naman kasing item si Batrider dito. Ang isipin mo, Dagger Travel, Gold for BKB. Nakakailang na rin lumaban if you're on the side of Aster. And for Kuka, puro sustain items yung binuo niya dito. Kung sa kanya man ibuhos yung mga skills, hindi naman siya agad-agad mamamatay. And wala pa rin BKB si Mune. Oo. Malapit naman na doon. Okay. BKB, few goals away para kay Money. And after this one, hindi na siya ganun-ganun makaka-kite out. Pero the threat is, tingin mo, i-commit yung Flaming Lasso kay PA? Parang hindi naman din eh, no? Feeling ko, kahit sino talaga, worth it i-ano dito, i-lasso. Kung sinong umaunahan yung Batrider. As long as hindi sila kompleto sa teamfight, huwag lang siguro IO. Kaya na patayin yung IO eh. PA? Piling ko PA talaga. Alright, pero this Pangolier, wala siyang katulong dito. Ayo, to the rescue mga kaibigan. Enough nga ba to make him survive dito sa mga binibitaw na spells ng Iho. Makapagpakspak siya ng Rolling Thunder dito and Bobo ka still standing. Pero one more right on the Iho, mamamatay na lang din. Pero 7 Iho, pinaperform mo doon sa Iho mga kaibigan. And Money! Giving the Rikings, but eto pa nga may nahuli pa nga sa lambat ng isang Magnus triple kill. For this Phantom Assassin Shiro, may iwan na lang siya mag-isa against War Hero. Sumuko ka na at napapaligiran ka na ng mga polis. Ultra kill pa nga ang gusto. Money. And timing pa yung Roshan, na? Oo, ganda. Yep, timing pa yung Roshan. And hindi naman magagawa ni move na yun without that very good RP coming from Ori. Diba? And for Ori, yun lang, patience lang talaga. Kailangan ubusin muna ng EO Wimax yun sila bago sila mag-itaw ng big ultimate. Sabi mo kanina, diba? Save the best for last. And sinave naman ni Magnus. And look what happened sa teamfight. Ang laki nung biglang lamang ng ano dito, ng Aster. Especially ng PA. Wala. Pero tingin mo ba, anong winning condition pa ng e-home dito? Winning condition ng e-home dito? Maunahan lang talaga nila lagi eh. Kaso ang problema, nagiging aggressive na rin dito yung Aster. Di na rin masyadong makahinga dito yung e-home. Di nila magamit yung mga heroes nila.
Oh, ay maghahanap na naman ng biktima ang tropang kulets dito, guys. 4 months smoke. And XXS siya yung umuuna dito, ah. And the good thing dito, Casey, sumasama na kasi si Monet. Hindi siya yung yep. farm na talagang nag-idle farm. Kiti, spogi ako dito. Magpa-farm lang ako. Makipaglaban kayo dyan. Hindi siya ganun eh. Diba? With the uh-huh. enough items. Actually, laning phase pa lang napanalo na agad ni, ano eh, ni Phantom Assassin. So, it's still good up until now. Tsaka 23 minutes pa lang yung game natin eh. Diba? Ganito na agad yung kalamangan ni PA. Usually, ganito 23 minutes, hindi naman din natatop net for si PA masyado. Not unless namang nalamang kayo. Snapfire. Going down. May gugulungan pa. Grabe naman si Planet dito. Catching the supports ng Team Aster. Pero papasok nga rin sa bait, mga kaibigan. And Ice Blast. Monet, wala siyang Oboka mapatay. Will fall down. Pero it's Monet na napakatapang. At tapang at tao. Zeal will be here. May enough ang damage with the Mortimer's Kisses. May disarm. May lucky shot. May right wala, clicks. Wala, wala siyang basher. Wala. Na silang basher dito. Action Jackson nga, no? 24 minutes pa lang. 23-24 na yung score natin. Ito yung gusto ko na PA, ano? PA na lumalaban talaga. Kasi PA na may Fury, di ba? Lalabas lang yan once sa sobrang dami ng, ano? Items. Hmm. 6K gold. Did medyo palaki-laki na din to ng palaki. Palaki. Ayan. It's Ori, Magnus naman, BKB, Dagger. Wala, ito lang item ng Magnus, pero kita mo naman yung ano niya, yung ganap niya sa team fight. Yep. And then, tsaka mamaya kasi, hindi naman siya yung magpa-provide ng malaking damage dito. Oh! Ano yun? Yeah, gano'n lang. Gumit nga lang din. X marks his butt out. Monet dito talaga naghihintay na lang talaga siya ng clash eh. And then saka papasok yung mga kaibigan nila. Pero may nabigla dito, it's Ori the Magnus. Yun ang pagbigyan ng repo dito. No buyback for this Magnus, mga kaibigan. May relocation dito sa may gilid. But it's Monet dito na bumapanal. Pero hindi enough yung damage ng isa against 5 heroes. There's a buyback as well for 70. The bad rider want to help yung kanyang mga teammates dito. 4 versus 5 ang ganap sa may triangle cut. Minutes away. Go for more and Boboka trying to escape together with the snapper. Kasi Monet yung Phantom Assassin. There will be the blink in. Wala, disengage na lang din muna. Okay na yun, na-force nila yung buyback ni Bad Rider. Malaking bagay na yun. Okay, pero they're not done yet. Ako bumalik pa. Bumalik pa sa may purgatorio itong si Monet. But still, BKB ba? Nag-activate pa siya dito. And Kunkka going down. Hindi pala siya sa purgatorio bumalik. Sa lupa. Grabe naman si Monet. Alam ko mag-out na siya kasi maliit na lang yung mana niya eh. I mean, yung buhay niya. Pero pinapapatay niya na rin yung sarili niya. Oo, because of that Aegis para mas ma-utilize na. I think na-utilize naman dito ng ano. Na-utilize naman dito ng Aster ng maayos sa kanilang kalamangan. Pero, uy, hindi mo pwedeng hamunin si PA na suntukan. PA na may Battle Fury, Corrosion, Lincoln, at BKB. Hindi ka ba matatakot? Going for the basher pa, di ba? Talagang bulas sa bulas ka pag makikita mo si PE na ganyan na yung item eh. Oh. Okay. Eto, may balak ata ang e-home dito mga kaibigan na mag-set up ng possible na kill. Sila na gana. Nag-aabang sa may Gedli. Pero wala kasing nagsashove ng lanes eh. Siguro hinihintay nila kung sino yung magpapakita na mag-push out ng lanes for Aster. Pwede. Pwedeng ganun yung... Or pwedeng for Aster, pwede sila maging chill dito. You know, we just have to wait the ages and then bago sila lumaban. Since syempre, ang dami na na-force yung... Ang hirap na rin ni Batrider dito. Like I told you earlier sa draft, si Batrider yung magtitini... Mag... magti-team plan ng game ng Evo.
Pero, speaking of Bat Rider, naku, Flaming Lasso sa Crips. 100 seconds yun ba, bossing? Flaming Lasso sa Illusion? Sino nga? Kanina Illusion ba? Yun? Parang, parang Crips ata. Ah, sa Pango. Okay, natutuling talaga ako. Pasensya na guys, medyo maliit ang aking monitor. But anyway, there was a mistake from the Bat Rider. Wala na silang pang ano ngayon, pang counter initiate or initiate kahit pa paano. And the steer 2 is good. Asted na rin. On the top lane, meron pa silang access doon sa may outpost. Repol, nasaan ang inarpi? Wala na RP. Sa pang ano, kailangan na ng kape. Kung ako kailangan ko ng kape, kailangan na rin ako kasi, ng mga tropa natin. Hindi nakita. Ano naka X, baka naka X-Mark. Kamu naka RP pero kasi nag-TP yung... Oo, kasi nag-TP yung kuka eh. I wonder kung naka X-Mark ba siya and then na-X-Mark yung sarili niya pabalik just in time. Pero dito naman sa may jungle area. 7-team, medyo nahihirapan siya pumesa. Basta, ay, oh, si Bobo ka, mamamatay na lang din. The PA is ready to fight as the Monet is on a monster kill streak. Hirap nito. 57 seconds na rin for that Aegis. And BKB Link, ganda mo, hindi takot si Monet ano, no? Hindi takot si Monet na mag-build ng double defensive item. BKB Linken. Kasi alam niya may magpo-provide naman na empower sa kanya mamaya. Malaki naman yung damage niya din. And hindi lang naman siya yung damage dealer dito, pwede naman si Magnus din. Mm. May echo saver. Sakit din naman yung right click ng ano eh. Oo, masakit din naman yung right click ng Magnus. Plus meron pa silang ano, Snapfire na may Lil Shredder. So I think yung four heroes ng Aster ngayon, solid na rin talaga siya eh. Looking at it, napu-pull off naman nila din ng maayos. Tama ka dyan, Mama Aki, pero 12k goldie, they are waiting for the Roshan. And malaki yung chance na hindi kayang i-contest ng e-home to, mga sir. Assault Keras, ako po, pag may Assault Keras na to, napakabilis yung mag-Roshan, napakabilis yung bumasag. Anong gagawin ng e-home dito, ha? Dato na talaga sila dito sa game na to, kahit sabihin natin 27-27 is our score right now. Dehado pa rin sila dito sa game na to. Oo. Di nga pa rin sila nakakapag-push ng ano, ng lanes. While for Aster, nakapag-advance nila, na. No? Kung mapapansin mo, Mama Aki, game number one, ganyan talaga yung problem nila. Hindi sila masyadong objective-oriented na team. Oo. Puro team fight ng team laban. Fight. Oo, gusto nila laban ng laban lang. And parang, so, kailangan mo rin ng puro objective. Naku po, kung ka... No, nabigyan na nga. Wala, nag-fail din yung offlane, ano? Nag-fail din yung offlane Kuka. Para sa akin, yung unang, lane niya pala. Oo, yun nangyari. Ang killing spree ata, 5 minutes? Killing spree si Monaton. Oh, 3-0 ata siya. Oh, napakagat ng upgrade. Magiging ang 2 heroes. Nakihan mo mga kaibigan. And double kill para kay Ori. Grabe naman, parang namiming wit lang ng isda. Delikado ang mga tropang e-home dito. Mukhang mapapaga pa nga. Kasi dyan, ha? Kasi sabi, mag-roroshan sila eh. Pero mukhang pwede nilang ituloy-tuloy ito. Walang buyback si Bat Rider eh. Ang gagawin nila. Sige, mag-decide kayo. Kunin na lang yung double damage sa baba. And then Roshan, and then just secure yung buong game. Diba? Roshan pa nga. Ah, pang-systematic talaga maglaro ng ano, no? Ay! Chinese. Naku, si Ori pa ang hinahamon. Tamang goal lang. Roroshan pa sila. Roshan. Walang buyback yung bat. Alam mo, supposed to be, pwede nga nilang bawasan na yung ore. Pero, pinilit pa rin nila talaga itong ano, kunin. Play safe pa din. Just for the kahit na, kahit na gaano sila kalamang din. They have to respect din yung power ng ano, ng lineup ng e-home. It's just that talagang nagiging mas maganda lang initiation ni Ori. If you would imagine kung the other way around, eh, nakahuli na maganda yung flaming laso. Diba? Ganun yung nangyayari kay Ori eh. Ganda ng mga RP niya, laging on point.
kahit isang hero lang or dalawa, basta important target okay na yung mahuhuli nila, hindi na siya nag-hesitate eh. Tama. Ganyan. And kahit nga isa lang, basta core. Diba? Mm-mm. And ang mahalaga naman dito talaga, yung hero ay si PA, masuportahan nila. And kita mo naman yung gap ng network dito kay Rating and kay PA. Masyado na na-outfarm. Masyado na sila na-outfarm ng isang Phantom Assassin dito sa game na to. Which is napakahirap kumilos, 24K? Diba? Like, for example, si Apa. Pag tinalunan mo na yan, dalawang hit lang yan. Durog na yan. May double damage pa. Nakadidip pa dito yung PA. Mukhang makapatawag tayo ng Kuya Eddie dito sa game na to ah. Wala, ang laki ng gap. Yung network ni Raid King, hindi man lang naramdaman. Siya yung farm ng farm eh. Na-out na, ano pa rin siya? Na outpass pala ni Mone yung kanyang network dito. But wala, yung Magnus tier 3 tower down. Yes, tier 3 tower down. And might be a set of rocks pa ang makukuha ng Aster dito sa bottom lane ng E-Home. Walang magawa at all dito yung E-Home. Kailangan nilang unahan. Ilang minuto na yung nakakaraan since hindi ko pa nakikita yung E-Home na sila yung nag-initiate ulit ng teamfight. Ilang na ilang talaga sila eh. Oh, ito na naman. Grabe naman yung suwag. And Ori, just in time, mapapakot niyo yung kanyang BKB dito. There will be the buyback from Ancient Apparition. It's Shiro na being kited dapat ng hero sa Team Aster. Pero round 2, may nagsakal na nga dito. Pero wala ting damage. Ang mag-BKB rin si Mone dito. Pero lalapang pa nga yung PA. No, Shiro. It's also good. As dead, mga kaibigan, pinasabog pa sa gilid. It's Ori. Pero may BKB rin itong si Shiro. Kaso nga lang, pinagtatanggap yung right clicks ng PA dito. Buybacks after buybacks has been committed. But once again, it's the Aegis na meron pa itong si PA. Double buyback rin para sa Team Aster. They need to help of CTA mga kaibigan. And I.O. with the sustain. Dito na nga rin. Pero ubus na yung mga items. Ubus na yung mga skills ng E.O. dito. What can they do? It's sealed. Susunod na ata sa hukay dito. Duman down. But once again, meron pang mga buyback available. Yun lang. Mone with the double kill. Napakaganda ng mga buybacks ng ano ng Aster. Alam kasi nila na worth it eh. Meron ako na base na i-commit mo lang yung buyback mo kapag 100% ka na, kailangan ka ng teammate mo. That's what happened doon sa clash na yon. Alam nila na hindi kaya ni PA yun eh, pero kung meron siyang kasama, siya lang yung magpo-provide ng damage. Yep. And saka good thing na malapit din si IO doon and na-sustain si... Mabilis lang din mamamatay si PA doon, wala siyang ano, wala siyang nalalak stun siya eh. So, again, okay, another rolling thunder na naman from this Pangoli. Walang galawan challenge para sa Iho dito. Reincarnation para kay Shiro. Pero naman BKB, pang takbo na lang daw niya. And triple kill pa nga para kay Mone. Ultra kill. Ibigay nyo na, hindi mo lang pinarampage. Ang damot naman. And Team Aster eliminating Iho dito sa regional finals ng DPC China. Oo, kalungkutan para sa ano no, para sa E-Home. But again, nakita naman natin kung gaano ka solid yung performance dito ng Aster with that Phantom Assassin and Magnus combination. Ano yan eh, isa sa mga paborita ng mga CN Dotes talaga na grabe sila magpagana ng mga double core na hero. And then one more thing, naibigay kasi yung IO, di ba? So kanina pa yun binaban eh, yung IO, pero lumusot kasi dito sa Aster. Game 3 pa na palusot. So, again, well played for Aster. Nakahinga-hinga sila, pero again, hindi pa tapos yung lower bracket natin. Makakalaban pa nila kung sino yung matatalo dun sa PSG LGD versus RNG. Versus RNG. So, mabigat pa din, kahit sino matalo dyan, mabigat pa rin yung makakaharap nila. Iyon na nga, actually parang top 1 and top 2 ata yan sa China ngayon, yung RNG and PSG LGD. So exciting series ahead of you guys. And hindi lang China ang i-cover natin for today, meron din tayong PNXBet Invitationals na ongoing. Yan, kung gusto nyo manood ng C-Dotes, lipat kayo sa isang stream natin. And mamayang gabi naman will be the CIS Dota naman guys. So andyan yung inaabangan natin na recent TI champion ang Team Spirit. So wag niyo kalimutang mag-alarm mamayang gabi. I think mag-start yan around
9 PM. Team Puyat po ang oras niyan, guys. So, bet na kayo, guys, sa mga susunod pa nating series. Pwede pa kayong humabol. Just go to pnxbet.com and don't forget to use our promo code upon WXC upon registration. So, before we go, ayan, like niyo ang aming mga social media pages. WXC yung sa akin. Ayan, nagsistream ako ng Dota dyan. Ayan, ako naman, Casey Lynn WXC kasi magkapatid kami ni Aki. WXC yung last name namin. Mm-hmm. Pati si ayan, Boss Alo, siya ang kuya namin. Alo, WXC. Ang panganay. At si JB WXC. Oh, ang dami natin magkakapatid. But that's it, guys. Thank you so much sa mga nakasama natin for the first series of the day. And once again, ang next game will be PSG LGD versus RNG. Huwag kayong aalis, guys, dahil i-cover pa rin natin yan dito sa Clinic Page. Don't go away at magbabalik kami for more Dota 2 action.